May isang lalaki sa Mexico ang madalas di manong nakakarinig tuwing gabi. Damangayabag sa kanilang kusina nang mistulang isang bata na tumatakbo o naglalaro. Pero sa tuwing kinukwento niya di manong ito sa iba, ay wala namang naniniwala sa kanya. Kaya naman para patunayan sa kanila ang kanyang kwento, isang gabi nang muli niya itong marinig, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at naglakas loob na kuhanan nito ng video. Escucha un ruido en la cocina. Si hay alguien ahí que viene a matarme, que haga ruido. En la madre, en la verga. Nang makarating ang lalaki sa kanilang kusina para subukan kunan kung saan nagmumula ang mga yabag na naririnig niya, nagpakita sa kanya mula rito ang isang bata na tumatakbo sa kanilang kusina. Ayon sa kwento ng lalaki ay napatakbo na siya sa takot dahil wala naman diuman ng bata sa kanilang bahay. At sa pagkakaalam niya ay mag-isa lamang siya ng mga oras na ito. Pero totoo nga kaya ang kanyang nakuhanan sa video nito? Isa nga kaya itong multo? Ito na nga kaya ang gumagawa ng mga tunog na madalas niya diuman ng naririnig? I-comment nyo lang sa iba pa ang inyong opinion. Ang Mexican ghost hunting duo na sina Kevin at Alexis ng YouTube channel na Archivo Extinto ay sinubukang mag-imbestiga sa di man ay isang haunted na kagubatan sa Mexico na kung saan ay may mga kwento-kwento na may mga batang multo di umano ang nagpaparamdam at nagpapakita. Pero ang mas kinatatakutan sa gubat na ito ay ang di man ay isang demonyo o entity na nagliligaw sa mga taong pumapasok sa gubat na ito. At sa pag-iimbestiga nga ng dalawa sa gubat na ito, ay sinubukan nilang mangalap ng mga patunay kung totoo nga bang ito ay haunted. Hola? Hola? Buenas noches! Pueden contactarnos. Por medio de nuestro aparato para podernos comunicar. Cayó nuevamente acá algo, ¿eh? Niño. Niño, ¿estás perdido? Listen to this. ¿Escucha eso? Niño. Niño. Are you frightened?
Are you pregnant? Sigue escuchando al niño, güey. Niño, ¿estás perdido? No mames, güey. ¿Qué carajos? Es como si estuviera un niño aquí, güey. Sa umpisa pa lang ng pag-iimbestiga ng dalawa, ay nag-umpisa na silang makarinig ng mga yabag at paggalaw sa kanilang paligid. Pati na rin ang boses ng mistulang isang batang lalaki na sa tuwing pinupuntahan nila ang pinagmumulan, ay wala naman silang nakikitang kahit na ano. God, madre! Ay, güey! I will appear. Yo apareceré. Increíble. The living. The living. Los vivos. Yo apareceré a los vivos, güey. O sea, a nosotros. Se nos va a aparecer, güey. Nos está diciendo que se nos va a aparecer. Voltea hacia donde yo no volteé. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Escuchaste eso? ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Ay, se vio algo, güey! ¡Allá abajo se vio algo! ¡No mames! ¡Acabo de ver algo ahí, güey! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Ay, se vio algo, güey! ¡Allá abajo se vio algo! ¡Acabo de ver algo ahí! ¡Hola! ¡Padre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ven, güey! ¡Ven acá! Vi algo aquí, güey. Te lo juro que vi algo aquí, güey. No sé qué era, pero aquí vi algo, güey. Estaba parado. Little boy around you. Pequeño niño alrededor de ti. Pequeño niño alrededor de mí. Captamos o capté al niño, güey. Capté al niño. Nakarinig ang dalawa ng isang malakas na sigaw. At matapos ito ay binanggit naman ang kanilang device sa mga salitang. At maya-maya pa nga ay nagpakita na kay Kevin ang isang itim na figura na mistulang isang bata. Dali-daling tumakbo si Kevin patungo sa lugar kung saan ito nagpakita. Pero wala na ito roon at hindi na ito ulit nagpakita sa kanila. Ang mga yabag at mga boses kayang ito na naidokumento ng dalawa ay mga patunay na totoong haunted ang gubat na ito. Isa nga kayang batang multo ang nagpakita kay Kevin? O ito ang demonic entity o demonyo na pinaglalaruan lang sila? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay matagal nang kumakalat sa internet. Noong mga panahon na bago pa lang nauuso ang YouTube dito sa atin sa Pilipinas. At sa lumang bidyong ito nga nakuha ng isang grupo ng mga magkakaibigang babae sa kanilang pagpunta sa isang sementeryo ay hindi inaasahang may nahagip ang kanilang kamera. Thank you.
Sa umpisa ay parang isang normal na video lang naman ito. Pero makalipas ang ilang segundo, nagpakita sa bahaging ito ang isang babae na may itim na buhok at puting kasuotan na hindi naman nakikita ng babaeng kumukuha ng video ng mga oras na ito. At nang muli niyang ipaling ang kamera sa lugar kung saan ito nakatayo kanina, ay wala na ito. Wala na akong iba pang nakuhang impormasyon tungkol sa bidyong ito at kung saan nga ba ito talaga nagmula. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan nila sa bidyong ito? Isa nga kayang multo ang nakakip ng kanilang kamera sa sementeryong ito? Kayo na ang bahalang umusga. Ang bidyong ito naman ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. Ayon sa kanya ay nakatira sila sa isang probinsya at tumanda na di umana siya dito na wala naman siyang nakikitang multo. Kaya naman noong una hindi talaga siya naniniwala sa mga multo. Pero nagbago ito ng isang gabi matapos niyang ayusin ang kanilang gripo na inabot siya ng gabi sa paggawa at kunan ito ng video para ipadala sa kanyang ama ay di niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Habang kinukunan niya ng video ang gripo na ipinaayos di umano sa kanya ng kanyang ama, ay nakaramdam di umano siya ng paglamig sa kanyang paligid at naramdaman na parang may nakatitik sa kanya. At hindi nga siya nagkamali dahil mula sa bahaging ito ay nagpakita sa kanya ang mistulang isang tao na may pulang kasuotan at lumulutang. Ayon sa ating center, matagal na di umano ang bidyong ito at nanindigan siya na ito ay totoo at nagpapasalamat din siya na nakuhanan niya ito dahil kung hindi ay wala di umanong maniniwala sa kanyang kwento. At dahil din di umano sa pangyayaring ito ay mas napalapit siya sa simbahan at sa kanyang pananampalataya. Naaalala niyo ba ang isa sa pinaka nakakatakot na video ng Chinese Ghost Hunter na si Xiaolong? Na magtungo siya sa isang abandonadong eskwelahan sa China kung saan di umano nagpakamatay ang isang batang babae na mahilig kumanta at tumugtog ng piano. Nitong nakaraan ay muling bumalik si Xiaolong sa eskwelahang ito
para subukang libutin ang iba pang bahagi ng eskwelahan. At sa kanyang live nga ay muli niyang nakuhanan ang mga nakakapangilabot na pagpaparamdam.鬼门关啊！喂，老叔，啊，在门口呢。行，我撤出去。好了，你带西斯也来的是吧？我告诉你啊，我是装害怕，其实我一点都不害怕。哎呦，这里头啥玩意掉了？掉下来的，好像就是那个破逼电话。操，老吕啊，老吕，我，老吕，我，操你妈的！他渣掉了吗？叫你玩儿，操你妈！叫你玩儿，我操！sa umpisa pa lang ng paglilibot ni Xiaolong ay nagumpisa na siyang makarinig ng mga tunog at nagumpisa na rin niyang makuha na ng kusang paggalaw ng mga bagay sa loob. At habang siya ay nasa loob ng kwartong ito ay bigla na lang sumara ang pintuan na nung sinubukan niyang buksan ay nakita niya ang mga upuang ito na tila may kung sino man na nagharang para subukang ikulong siya sa loob ng kwarto.操你妈，那还有精神？
你妈！Habang si Xiaolong ay nasa loob ng kwartong ito, ay sinubukan niyang tumingin sa isang salamin at mula rito ay nakita niya ang isang itim na figura na mistulang isang tao na nakatayo sa kanyang likuran. Agad-agad naman niya itong nilingon pero wala namang kahit ano na naroon sa kanyang likuran. Ilang ulit pa itong nagpakita kay Xiaolong mula sa salamin at sa ikatlong pagkakataon ay naroon na ito sa bintana at pagkatapos ito ay bigla na lang bumagsak ang isang malaking cabinet. At dito na siya nagpa siyang lumabas na ng eskwelahan. Ayaw na sanang bumalik ni Xiaolong sa loob ng eskwelahan matapos ang mga nangyari. Pero dahil nire-request pa rin ito ng kanyang mga livestream viewers, ay muling naglakas loob si Xiaolong na pumasok sa loob ng eskwelahan. Habang nasa pasilyo ay nakarinig naman si Xiaolong ng mga yabag nang mistulang isang tao na naka-heels o takong. At sa pagpasok niya sa loob ng isa pang kwarto, nakita niya ang gripong ito na naglalabas ng pulang likido na animoy mga dugo. Pero di ba dyan nagtatapos?操你妈的！哎，我操！哎呦，操你妈的！哎，我操！哎呦，你妈了个逼！看见没，兄弟们？出来！出来！
你们看着吗？就在里边那屋，啥也不是，看见没？你敢出来吗？就在里边，就Nang makarinig si Xiaolong ng mga tunog mula sa banyong ito, ay nagtapang-tapangan siyang hamunin na magpakita ang kung anumang naroon sa loob. At maya-maya pa nga ay sumilip na sa kanya ang tila isang tao mula sa loob ng isa sa mga cubicle. Pero nang isa-isa niyang buksan ang mga ito, ay wala namang tao na naroon. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ni Xiaolong ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong eskwelahang ito. Mga multo nga kaya ang nagpakita kay Xiaolong sa kwartong ito at sa banyong ito. Kayo, ano sa palagay nyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!